Magsitayo na po ang lahat. Galak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, ating pagsisihan at aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kaming maipahayag na ang Panginoon ay nabuhay at nanaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla ng bigay niyang lingid sa aming mga mata. Ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang lebitang taga-Sipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika.
Panginooy nagahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na ang damit niya ay maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka na sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong na ito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat pinanganak sa Espiritu." "Paano po mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa man naman kayo sa Israel ay hindi nyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ay pinatotohanan namin. Ngunit hindi nyo tinanggap ang aming patotoo. Kung hindi nyo pinaniniwalaan ang sinabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong tinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ay nasaksihan po natin ang mga tagpo matapos ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa unang pagbasa, mga kapatid, pinapakita po dito ang pagtawag kay Bernabe. Ano daw po ang ibig sabihin ng pangalang Bernabe? Kung pinakinggan po natin, matulungin. Kaya po, mga kapatid, meron bang naging Bernabe sa inyong buhay? Ibig sabihin po, meron bang mga taong naging matulungin sa inyo? Salamat sa Diyos kung meron, sapagkat ibinibigay ng Diyos sa atin ang mga Bernabe sa buhay natin upang tayo ay tulungan at gabayan. Kayo naman po, mga nagsisimba dito,
kayo ba'y naging Bernabe sa inyong kapwa-tao para kayo tumulong sa kanila? O puro tayo tanggi? Puro tayo tsaka na lang? Eh kasi Father, ako nangangailangan din eh. Kasi ako din, may pagkukulang din eh. Ako mahirap din. Paano ko tutulong sa kanila? Mga kapatid, para po kaming mga pare, akala ng mga tao, milyonaryo kami. Lahat na lang po lalapit sa amin. Pero alam niyo po, mga kapatid, hindi namin pa pwedeng sabihin wala kaming pera. Ang sabihin namin, meron, pero ito lang ang kaya ko. Pero sa kabila po ng mga kapatid, kahit mumunti ang kaya naming itulong, nakapagbigay kami ng tulong. At sa pang-araw-araw din nating buhay, mga kapatid, lahat po tayo tinatawagang maging Bernabe ng ating kapwa, malaki man o maliit ang iyong tinutulong. Sapagkat yan, mga kapatid, ang larawan ni Kristong muling nabuhay. Ang pinaka magandang tinanggap natin sa Panginoon, hindi ang kanyang kamatayan, hindi lang ang kanyang paghihirap sa krus, kundi ang kanyang matagumpay na muling pagkabuhay. At dahil dito sa kanyang muling pagkabuhay, nakamtan ng tao ang kaligtasan. Bayad na ang kakulangan ng tao dahil sa pagkakasala. Iyan ang pagiging mapagbigay ng Diyos sa sanlibutang ito na kanyang nilikha. Kaya nga mga kapatid, meron din pong hamon sa ating pagiging mapagbigay. Hindi lang dahil nagbibigay ka, alam mo na ang lahat. Hindi lang nagbibigay ka sa simbahan man yan o sa lipunan, you are entitled of everything. Kaya nga diba, si Nicodemo sa Mabuting Balita, nung nakipag-usap sa Panginoon, ano po ang akala niya? Akala ko, alam ko na ang lahat. Kasi tagapagturo ko sa Israel. Kinausap niya ang ating Panginoon upang magkaroon siya ng kaliwanagan. Ano bang mabibigay sa akin ni Jesus? At ano po ang nakuha ni Nicodemo? Hindi ba lalo niyang nakita na si Jesus ay tunay na mapagbigay dahil ang kanyang natanggap ay karunungan at kaliwanagan? Mga kapatid, kapag po tayo nagbibigay, ang binibigay po natin, hindi ang ating sarili. Ang ibinibigay po natin, ang Diyos na lumalarawan sa atin. Parang nung nakaraang linggo, ang Diyos ay awa. At ang hinihingi natin sa Diyos ay hindi po kayamanan o kahilingang material. Ang hinihingi natin sa Diyos ay awa. At dahil sa awang ito, mga kapatid, tayo ay pinagpala. Mga kapatid, naging mapagbigay sa atin ang Diyos, kaya tayo pinagpapala ng lubos. Huwag nating kalimutan ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay. Nabuhay siya upang sabihin sa iyo na mahal ka niya, nabuhay siya upang ipaalala sa iyo na ito ang tanda ng kanyang pagliligtas sa ating lahat. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng banal na pagdiriwang na ito, sa pagtanggap natin ng banal na Eukaristiya, ang pagiging mapagbigay ng Diyos, maisalarawan natin ito ng husto sa ngalan ni Kristong ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya ring magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Sa bawat panalangin nating tutugon, Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan
naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa na may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway magdiwang sa malwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na kaloob sa amin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, andok ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, andog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatay namin ni kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit.
Kaya ka isa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, si San Juan Bautista na ating patron at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang naman tayo ng katawan na dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nanlabi kong kalamnan, init mo'y pangarap kong bagkat, Panginoon, ikaw kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan paman ipahintulot mong ako'y mapahantusay sa sumasalibayong kagin. Nangungulilang malay, binunungan ng tinig mong nadulot na
ng katiwasayan. Paghahanap ka't wirad, ninusaw mo sa simbuyong kaliraga ng pagmamahal. Panginoon, ikaw ang kasimulan ng buhay. Puso'y dalisay kailan aman, ipahintunod mo, ako'y mapahandusay sa sumasaybayong kaginhawaan. Panginoon, ikaw ang kasimulan ng buhay. Puso'y dalisay kailan aman, ipahintulot mo, ako'y mapahandusay sa sumasaybayong kaginhawaan. Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay kaganapan ng buhay ko'y ikaw lamang. Announcement. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Mambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw. At para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan, na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, sa inyo pong lahat ng mga nagsimba, nag-alay po ng pamisa mga naglingkod po dito sa ating parokya at pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako na noon sa binyag na ikaw ay kailang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan.
Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inibinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo inamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, arangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal Padre Jesús Nazareno.